Ayan mga idol, ang butas niya, 316. Tagusan yan sa kabila mga idol. Dito sa kabila o. Kasi dyan natin, dito natin ipapasok yung iskrot at tagus siya dun. At dito mayroon pa rin kasi maglalagay tayo ng transom na maliit. Ganun din sa dulo mga idol. Tagus-tagus yan. Ngayon, ang ginawa natin dyan mga idol, mayroon akong guide. Yung pinakita ko kaninang guide, ito, kung nakikita nyo to. Yan. Dyan kasi magga-guide tayo para sureball yung butas. What's up mga idol kabubog? Isang magandang umaga na naman po sa ating lahat. Sa mga viewers ko pala dyan, subscriber, sa mga taong patuloy na sumusuporta sa aking video, sa mga solid supporter, organic viewer, secret viewer, at lalong-lalo na po sa ating mga OFW. Saan man sulok ng mundo kayo naroon, sana po ay palagi kayong mag-iingat. Ayan, for today's video pala mga idol kabubog, ipapakita ko yung ginagawa namin. Ayan, ang ginagawa namin mga idol ay aluminum CR-door ordinary. Pero ang gagamitin natin dito ay yung crossbar 106. Ang kung tawagin yung crossbar, yung panggitna, pero with screw hole. Yan ang ipapakita namin sa inyo mga idol kabubog. Ituturo namin kung paano namin ikinakabit yung 106 or crossbar, pang SF crossbar, pang ano, aluminum CR door or screen door. Ayan mga idol, yun ang ipapakita namin sa inyo. Ito, naka-address lang ito mga idol dun sa mga baguhan natin dyan, sa mga nagsisimula pa lang at sa mga nagpaplano na mag trabaho ng glass aluminum works. Ayan. Ayan mga idol, papakita namin itong mga idol yung ano natin, yung pinto. Ilalagay namin dyan yung crossbar. Ipapakita namin kung paano namin, paano ang proseso namin dyan mga idol. Ayan, bago pala natin simulan, yung mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, pa-support naman dyan, pa-like, share and subscribe. Init nyo na rin yung notification bell para lagi kayong update sa aking mga bagong upload na video. Ayan, wag na natin patagalin pa mga idol kabubog, simulan na natin. Let's go! What's up? Dito pala mga idol, kailangan mo sukatin ng 36. Kailangan papasukin mo yung stoko. Ayan, mayroon na tayong sign. At ngayon, mayroon akong gagamitin na guide mga idol. Ayan, ayan ang guide natin. Mayroon na din siyang kaltas mga idol. Kasi maglalagay tayo ng sa screw hole para makapag-screw tayo. Ayan, mamaya mga idol, papakita ko rin sa inyo itong nakapupos. Ayan. Ayan mga idol, nabutasan na natin ng 1/8. Ngayon, ano? Lalakihan natin, gagawin natin ang butas na 316 para medyo maluwag yung screw natin may laro. Ayan idol, 316. We'll be right back.
idol ang butas niya, 316. Tagusan yan sa kabila, mga idol. Dito sa kabila, oh. Kasi dyan natin, dito natin ipapasok yung iskrot at tagus siya dun. At dito mayroon pa rin kasi maglalagay tayo ng transom na maliit. Ganun din sa dulo, mga idol. Tagus-tagus yan. Ngayon, ang ginawa natin dyan, mga idol, mayroon akong guide. Yung pinakita ko kaninang guide, ito, kung nakikita nyo to. Yan. Dyan kasi mag-guide tayo para sureball yung butas. Ganun, yung nakikita nyo ito, mga idol, may sign yan, may sign. Yan, itong buhit na to. Yan, 36 standard kasi ng sukat ng ano natin, ng stuko, 36 hanggang doon sa banidulo na yun, mga idol, para maging ano na tayo, para standard, maka ano tayo ng standard. Kinuha ko yung 36, nag-allowance lang ako ng 116, kaya ginawa ko yan 36 116, para mayroon kaunting allowance at hindi siya sikip. Ngayon itong guide na to, mga idol, ipapasok mo yan dyan. Ngayon dito, itapat mo dito yung 36, yung guhit. Ayan, ngayon na may butas, mga idol. Saka nyo na yan, babarinahan nyo na yan. Yan na, butas na yan. Para diretso siya, tagos sa kabila. Ganon yan, mga idol. Para maging diretso siya. Yan, may guide tayo. Ganon. Uulit-ulitin nyo, mga idol, dito. Ganon rin. Yan. Para, yan, butas na yan. Yan dyan kayo magbabarina. Para diretso. Diretsoan. Tagos sa kabila, mga idol. Para, ano siya, hindi siya lilihis at diretso. Ngayon, linakyan ko ng 316 para may laro siya. Kung sakaling ano, mahirap kasing papasukin kapag ano, 18. Kaya linalaki-lakihan ko para may laro-laro siya. Di tayo masyadong mahihirapan. Ayan, ganyan yan, mga idol. Ayan, ganun lang, mga idol. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ko gagawin. Ayan, focus ko na lang mamaya kasi wala tayong taga-video. Kaya tapakita ko sa inyo, mga idol, kung paano gawin. Ito na yung crossbar natin. Pinutol ko na ito ng sakto. Ayan, mayroon na siyang allowance. Tingnan nyo. So, mayroon na din siya kasi papasok nga natin dito sa pinaka-lobby niya. Naman ito, mga idol. Focus natin, mga idol, para makita nyo. Ayan, ito, mga idol, papasok nyo yan dito. Ayan, napapasok na yan, mga idol. Ayan, nakadiretso na ngayon. Magtutorn ninyo tayo, mga idol. Yan na yung butas, oh. Yan tayo, kailangan tagos. Ang gagamitin natin screw, mga idol, ay 8x2. Yan, papasukin nyo dito, mga idol. Kailangan tumagos sa kabila. Yan, nakapasok na, mga idol. Yan, i-screwan natin, mga idol. Ayan na siya, mga idol. Nandun na yung screw. Nakikita nyo, mga idol, oh. Dalawang screw. Ngayon, malinis siya. Malinis siya dito. Wala siyang pinaglimitan. Di kagaya ng isa na crossbar natin. Wala siyang screw hole. Nagre-rivets tayo dito. Medyo makikita nyo, may dalawang rivets yan. Pero ito malinis, mga idol. Wala siyang makikitang rivets kasi nandito sa side. Yan. Ganon din ang gagawin natin dito sa kabila.
Ayan mga idol, oh. Malinis siya. Kabilaan siya malinis mga idol. Oh. Nandito kasi. Ganun din gagawin natin sa itaas kasi mayroon rin itong pangkong. Ang pransom kasi nito mga idol ay 1 inch. May mga ginawa na kasi kami sa kanya. Kailangan magparaparitas. Yan. Ayan mga idol, nalagay na natin, ipo-focus natin para makita nyo. Ayan mga idol, oh. Malinis siya, wala siyang rivet. At nandito yung screw sa side. Hindi siya makikita kasi nasa side na. Ganun din rito mga idol. Oh. Tapos yan. Malinis siya. Ayan, malinis siya mga idol. Hindi katulad nung walang screw hole, may rivet yan, yan malinis yan mga idol. Ayan, ganun lang mga idol. Idol, hanggang dun ng ating video. Sana mayroon kayong natutunan ng kaunting aral sa video natin. Yan, hindi ko na ipapakita yung mga iba pa, yung paglagay ng istoko. Kasi dati pa mayroon akong video. Yung i-plinix ko lang dun mga idol, yung kung paano i-unik yung SF crossbar sa ating screen door frame. Ayan, hanggang dito na lang muna ang aking video mga idol kabubog. Maraming salamat dun sa mga hindi pa nag-skip ng ads, sa mga viewers, subscriber natin na patuloy na sumusuporta sa aking video, sa mga OFW, sana po ay palagi kayong mag-iingat. Hanggang dito na lang muna ang aking video. Maraming salamat. See you on my next video. Bye-bye!